hope you stay with me until the end of this video, because in this episode, I'll be sharing with you one of the members of the Aroid family, and this is this one, Cercercus mirabilis. Ang Cercestes mirabilis po ay nagmula sa tropical West African rainforest. Isa na rin po ito sa mahal o expensive na tanim ngayon dahil nga sa kakaibang pattern ng kanyang leaves. Tignan nyo po, napakaganda ng kanyang leaves. Ito naman po yung itsura ng mature na Cercestes mirabilis. Kapag tumatanda po siya, medyo nag-fade din po yung color ng kanyang leaves. Pero ang maganda kapag nagmamature na po ito ay nakapagbibigay po ito ng leafless runners o flagella. At sa pamamagitan po ng kanyang runners, nakakapag-reproduce po siya asexually. Ito po yung kanyang runners. So, tumutubo po ito, mahaba po ito. Ayan, tinatawag rin po nila itong stolon, pero the correct term for this in science daw po is flagella. Ayan, mahaba po ito at umaakyat po ito ng mga puno, kaya maganda po na bigyan natin ng support yung ating tanim para doon po makaakyat yung kanyang runners, kagaya po nito. At nagpo-produce din po siya ng juvenile plant. Ito, nakapagbibigay po siya ng mga panibagong tanim. Kapag nagkaroon na po ng ugat, gaya po nito, pwede na po natin siyang i-cut or i-detach po mula sa runner at i-transfer na po natin siya sa pot para makapagparami po tayo ng ganitong tanim. At mayroon din pong isa dito na tumubo. Ayan, mayroon na rin po siyang ugat, kaya pwede na rin po itong i-cut or ihiwalay na po natin at ilagay po natin, tanim na natin siya sa pasok. Hintayin lang po nating mag-mature ang ating Cercestes mirabilis para magkaroon po ito ng runners gaya po nito. Lagi lang po nating tandaan na kapag nire-remove natin yung juvenile plants from the runners, kailangan may ugat po ito para mabuhay po. Ito po yung mga tanim na nagmula sa ating mother plant, yung pinakita po kanina na may mga runners. So doon po nagmula ang mga tanim na ito. Mas madali po kasi ang paglaki nila kapag nilipat natin sila sa mga paso, gaya po ng mga ito. Wala naman po ako nabasang toxic yung tanim na ito, pero kailangan pa rin po nating mag-ingat. Napakaganda po talaga ng mga dahon nito, lalo kapag juvenile pa po siya. Ito. Dumarami na po sila. Ito po, dahil medyo tumatanda na, so ito, nagpo-produce na rin po siya ng runner or flagella. Ito po. Ayan. So, mahaba po talaga yung runner niya. Kaya, pwede po natin siyang lagyan ng support. Or, ipaakyat po natin siya sa mga puno. Then, hintayin lang po natin na lumabas yung dahon dyan. At kapag nagkaugat po yung dahon, pwede na po tayong mag-cut. Kailangan ang tanim na ito po, ilagay lang natin sa area na low po yung temperature or medium yung temperature. Kasi ayaw po talaga ng tanim na ito yung direct sunlight. So, kagaya din po ng kalatia, gusto po nito yung high humidity. So, pwede nating sprayhan yung kanyang dahon ng tubig, lalo na kapag mainit po yung panahon. Ganito po ang mangyayari kapag naka-direct sunlight siya. Magkakaroon po siya ng mga brown spots or brown tips po.
Another way naman po para maparami natin itong Mirabilis natin is sa pamagitan ng cutting po. Ito po yung kanyang stem. Short lang po yung stem niya. At ang nagko-connect from stem to leaves, ito po yung petiole na tinatawag. Yan, yan po yung petiole niya. Ito naman po yung kanyang node. Diyan tayo magkakat mamaya. Below po sa kanyang node para maparami po natin ito. Ito, may aerial roots na po siya. Yan, may mga ugat na po siya. Pwede na po tayong mag-cut. Pero siguraduhin po natin na doon po tayo magka-cut, doon po below sa kanyang node. At dapat may ugat po sa ating magiging cutting. Okay, success! So, dahan-dahan lang po nating bunutin. Ayan, parang maliit lang po siya tignan pero mahaba po yung kanyang roots. Kaya, ingatan po natin na hindi po ito mapuputol. Ito na po. At may isang dahong na iwan sa ating parent plant. Kailangan po ng tanim na ito ng well-draining mixture. So, pwede po tayong gumamit ng itong ginagamit ko po, coco peat na mayroong halong rice hull at garden soil. Kasi nami-maintain po nito yung moist ng soil. Sa pagdidilig po ng halamang ito, huwag po nating i-overwater at huwag din po natin hayaang mag-dry yung lupa niya bago tayo magdilig. Maintain lang po palagi yung moist ng kanyang lupa. So huwag po nating kalimutan, dapat ilagay lang natin siya sa lugar na low ang temperature, hindi po siya nadadirect ng sunlight. Kung ayaw po nating masunog yung kanyang dahon. And magpe-fertilize din naman po tayo. Pwede po nating gamitin yung Osmocote kasi safe po yun. Pwede naman po yung Complete or Urea pero kailangan nyo pong alamin kung paano ito gamitin. Kasi nakakasunog po yun ng tanim kapag mali po yung ating paraan ng paggamit. Thanks for watching guys. Sana meron na naman po kayong natutunan sa ating episode ngayon. At huwag po kalimutang mag-like, share, and subscribe po para kita-kita po tayo ulit sa susunod kong video na i-upload. Bye! Keep safe and happy gardening! Ano yan, Chang? Ano yan? Tutubi. No? Here? Let's go have a little look.